Hallelujah, isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli sumatinawa ang kapayapaan, ang kasaganaan at ang pagpapala ng makapangyariang Diyos sa talagitnaan ng ating gawain. So before we proceed to our main topic, I would like to thank Dr. Wayanay Akmur for giving me this opportunity to propagate and to share the Word of God. Thank you and may God bless us. I also recognize Bishop Bobby Soligo Amantoy at sa lahat ng mga tagapakinig po natin sa BCPJMI, maging sa Sovereign Grace Church International at sa lahat ng natatarok ng gawaing ito. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang concern po ng inyong abang lingkod ay yaong katanungan ng ating isa sa kapatid dyan po sa Sovereign Grace Church International. Sabi po niya rito ay kung pwede ay ma-elaborate po natin kung ano ang karakter o attribute ng makapangyariang manlilika sa lahat. So by the way ay marami pong karakter at marami rin pong kumbaga kung tawagin nating attribute ang makapangyariang Diyos. Sapagkat ayon po sa mga nasusulat ay hindi limitado ang kanyang kapangyarihan. So, gayon may mga binabanggit po sa ilang mga bahagi ng banal na kasulatan ay yaong ilan lamang sa mga katatangian at attribute, karakter o antas ng kalalagayan ng ating makapangyarihang manlilika hinggil dito sa konteksto ng banal na kasulatan. So, before we start, nais ko pong ibigay ang kahulugan ng Theo. Pag sinabi po natin Theo, wikang Griego po yan, o Theos, na hinango po natin sa salitang Griego. Ang ibig sabihin po niyan sa wikang Tagalog ay Diyos. Sa wikang Ingles ay God. So, sa makatwid, kapag naririnig po natin itong katagang Diyos o salitang God, ang ibig sabihin po nito ay higit na makapangyarihan sa lahat. Kapag sinabi po natin makapangyarihan sa lahat, nagagawa niya ang anumang kanyang maibigan sa ganang kanyang kaluwalhatian, depende sa kanyang naisin at depende sa kanyang kagustuhan. Kung halimbawa ay gusto ng Diyos na patayin ka at kunin ka na, eh magagawa niya yun kasi nga makapangyarihan siya eh. May-ari siya ng lahat ng mga bagay eh. Kung gusto ng Diyos na buhayin ka pa, eh kalooban po ng Diyos yan sapagkat anumang bagay, anumang kumbaga ay desisyon ng Diyos, eh wala ka pong magagawa sapagkat desisyon niya nga po ang lahat ng bagay. Nasa kanyang mga kamay ang lahat ng bagay at ang kaluluwa ng lahat ng mga tao. So sa mga tuwid, uulitin po natin, kapag sinabi pong Diyos, ang wikang Griego nito ay Theos. Sa wikang Tagalog ay Diyos. At sa wikang Ingles ay God. Naiisang definition o kahulugan. Pag sinabi po natin God, Theos at Diyos, ibig sabihin po nito ay makapangyarihan sa lahat. At nagagawa niya ang anumang kanyang naisin. So, sa mga tweet ay marami pong mga nakalilitong mga paliwanag hinggil sa mga talata patungkol dito sa tinatawag nating Panginoon o pinapanginoon ng lahat ng mga tao at ng lahat ng mga kumbaga ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat kung iisipin mo eh sabi nga ng mga kasabihan ay kung ikaw ay galing sa Bible school o seminaryo, eh unang-una eh maayos pa ang utak mo nung pagkapasok mo. Paglabas mo, eh mukha ka nang may sira ang utak. Bakit? Lalo kung iisipin natin ang kapangyarihan at kumbaga attribute at karakter ng makapangyarihang Diyos, eh hindi natin maunawaan eh sapagkat yung ini-interpret lang po ng Biblia ay yaong mga partial pa lamang o sabihin natin hindi lahat ng kung anong meron ang Diyos ay kayang i-interpret ng banal na kasulatan. Sa makastuwid, ito pong tinatawag nating attribute, katatangian at
at karakter ng makapangyariang Diyos ay hindi lahat na isulat dyan sa banal na kasulatan. Kasi nga kapag ka isusulat pa iyan, yan na nga lang from Old Testament to New Testament, eh, hindi pa natin mabasa isa-isa, hindi pa natin mahimay-himay lahat. Kung lahat isusulat yan, eh baka wala na tayong maintindihan pa. O kaya lalong tama rin ang tao. So, ganun po yun. Kaya, narito ang ilan lamang sa mga attribute at behavioral appearance ng makapangyariang manlilikaw, makapangyariang Diyos. Insight lamang po ito para meron po tayong batayan at basihan kapag ka tinatanong po tayo ng mga kaanib sa ating sekta o relihiyon na kinaaniban. So, hindi po malilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, nagagawa niya ang lahat ng bagay, anumang kanyang naisin sa ganang kanyang kaluwalhatian. Kung halimbawa gusto ng Diyos na maging isa, dalawa, tatlo o magparami, magagawa niya yun kasi ang tao nga kaya niyang magparami ng higit sa isa eh. Eh lalo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito po ay isang logical, kumbaga isang kumbaga yung isang kaisipang mahusay na kapag ka tinawag po nating Diyos na makapangyarihan sa lahat, anumang kanyang maibigan, eh kaya niyang ipatupad sa ganang kanyang kaluwalhatian. So, ulitin po natin. Meron pong tinatawag sa mga bahagi ng banal na kasulatan, Old Testament hanggang sa New Testament, pagpapakilala po ng makapangyariang manlilika o makapangyariang Diyos sa Ama, sa Anak, at sa Santong Espiritu. So, noong Old Testament, ang representante ng makapangyariang Diyos ay sa pamamagitan ng Ama. Lahat po ng mga binabanggit na YHWH o sa wikang Griego ay tetragrammaton, ang katumbas po nito ay iisa sa taglay nitong kalikasan. So, they are one in essence, they are one in nature. So, makikita po natin dyan sa wikang Ebreo sa Old Testament ay ang katagang yakid at ikad na hindi po natin pwedeng papagiwalayin ni hindi natin pwedeng pagpipira-pirasuin, kundi ito po ang tawag po rito ay inseparable o hindi mapag-iwalay. Parang ganito, ang isa pong katawan ng tao, ang tao po ay binubuo ng meron siyang halimbawa, meron siyang ulo, katawan at saka dugo. So ganun po yun. So hindi po mapag-iwalay yun kasi kapag wala kang ulo, eh paano ka makakagalaw? Paano kang mabubuhay? Wala kang ulo, ganun din kapag wala kang katawan, hindi ka rin mabubuhay. Eh lalo kung wala kang dugo, eh baka mamatay ka kaagad. So ganun po siya, hindi po siya napag-iwalay. Ay isa pong example din ng hango sa banal na kasulatan ay kawangis at kahalintulad din ng sa kanya'y nilalang. Halimbawa, ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at saka espiritu. Hindi rin yan mapag-iwalay sa tao. So ganun din po yan. Ang makapangyariang Diyos ay hindi po pwede na limitahan ang kanyang kapangyarihan at kalikasan. Dahil siya nga ang may akda ng lahat ng bagay. So, sa makatuwid, hindi po natin pwedeng ikahon ang kapangyarihan ng Diyos na ang tao ay sadyang malikot ang pag-iisip at marami pong mga nag-aral, marami pong mga scientifico, marami pong mga nagpakadalubasa ay pilit nilang ikinakahon ang kapangyarihan ng Diyos sa ganang antas ng kanilang karunungan at kaalaman, which is wrong, which is pseudo kung tawagin, pseudos unus. So ibig sabihin nun ay maling-mali ang kanilang pagkaunawa inggil sa pagkakakilalan tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na ipinapakilala ng banal na kasulatan, sapagkat hindi po malilimitahan ang kapangyarihan at walang hanggang kalikasan ng makapangyarihang Diyos. Kaya kapag ka sinabi niyang may ama, maniwala ka. Pag sinabi niyang may anak, maniwala ka rin. At pagka may santong espiritu, ay maniwala ka rin, sapagkat iyan po ay prescription ng banal na kasulatan. Pag sinabi pong prescription, kumbaga ay kailangan mong sundan. Kumbaga yan nga ay pamantayan, parameter kasi yun eh. Ibig sabihin, ang panuntunan, you must to obey, followed by the biblical principle. At alam naman natin,
Yung biblical principle ang ipinapaliwanag niya po ay meron pong tatlong kalikasan o tatlong kalalagayan ng makapangyariang Diyos. Saan nga ba nagpahayag ang makapangyariang Diyos? Una sa Ama, ikalawa sa Anak, at ang ikatlo ay sa Santong Espiritu. So sa makatuwid, ang Ama, ang Anak, at Santong Espiritu ay hindi mo po pwede sabihin tatlo sila. Sapagkat lalabas kung sasabihin mong tatlo ang makapangyariang Diyos na sa iyo'y naglalang, otomatiko kulto ka kapag ka ganun ang interpretasyon. So dapat ang malinaw na sasalitain at sasabihin mo sa ganang interpretasyon, halimbawa may nagtatanong sa iyo kung ilan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, iisa at may tatlong kapahayagan. Saan nga nagpahayag? Sa Ama, sa Anak, at sa Santong Espiritu. So ulitin po natin mga kaibigan at mga ginigiliw kong tagapakinig, ang makapangyarihang Diyos o makapangyarihang Elohim na may akda ng lahat ng bagay ay meron pong tatlong kapahayagan. Nagpahayag ito sa Ama, sa Anak, at Santong Espiritu. At tandaan po natin kada time procedural element, kada timeline ay meron pong kumikilos o gumagalaw. Let's say for example, noong Old Testament, ang nagpapahayag po ron o ang protagonist kung tawagin ay ang makapangyariang Ama. At noong New Testament naman ang representante ng kanyang banal na kapangyarihan sa katatauan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tandaan po natin, ang Panginoong Hesukristo, ayon sa kumbaga ay pag-aaral ng Christology, ay may dalawa po itong nature o kalikasan. Unang-una ay sa kalalagayang Diyos at ang ikalawa ay sa kalalagayang tao ng ating makapangyariang Kristo. So, kaya nga namatay ang makapangyariang Kristo sa kalalagayang tao ay sapagkat literal na tao siyang bumaba dito sa lupa. Kaya nga namatay. Hindi mamamatay yung kung Diyos ang ating makapangyariang Kristo, ang anak ng Diyos. Baka tayo pa ang mamatay kung sakaling bababa dito ang makapangyariang anak ng Diyos na nasa kalalagayang Diyos. Eh, makasalanan po ang tao eh. Kaya talagang kung tititigan mo ang banal na kaluwalhatian ng makapangyariang Diyos, ay hindi niya po magagawa. Eh baka masunog pa ang mga mata o kabuuang pagkatao ng tao kung titingin ng personal o ng harapan sa makapangyariang Diyos. Kaya naman dahil sa inibig ka ng makapangyariang Diyos, ang bugtong na anak ng makapangyariang manlilikha ay nagkatawang tao. Ito nga po ay ang sa kalalagayang pagiging tao ng ating makapangyariang Hesukristo. So, yung pong karakteristik at kalalagayan ng makapangyariang Kristo na bagamat siya'y nagkatawang tao, ay may dati po siyang kalalagayan o kalikasan. Ito nga po ay ang pagiging Diyos ng makapangyariang anak ng Diyos. Eh kaya nga kasi sa wikang Griego niyan, kapag sinabi po natin anak ng Diyos o nag-iisang anak ng Diyos, ang Greek term na ginagamit diyan ay monogenes theos. Kapag sinabi po natin monogenes theos, mono means one. At yung tinatawag nating genes o sa root word ng genes, dugo niya galing sa Diyos. Ganun yan. So monogenes theos, nag-iisang anak ng Diyos. Isa nga lang po yun at yan po ang ating makapangyariang anak ng Diyos na si Kristo. So dito po ipinakita po ng mga konteksto sa banal na kasulatan na ang nilalaman ng mga mensahe patungkol o hinggil sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos ay hindi po lubusang matarok o maisip ng tao. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang mga lakad po ng tao ay mas mababa eh kumpara mo sa makapangyarihang Diyos. Kaya kung ano lang po ang merong nakasulat sa banal na kasulatan, ay yan lamang po ang maiinterpret natin o mababasa natin at pwede natin kunin. Huwag po tayo lalabas sa Sura Masoretico o sa Sola Scriptura.
Kung ano lang po ang sinasabi ng banal na kasulatan, yaon lang po ang paniwalaan at panindigan natin. Bawal pong lumabis, bawal din kumulang sa mga salita ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay pagkukulangin sa salita ng Diyos, eh aalisin ang karapatan mong kumain ng bunga ng punong kahoy sa halaman ng buhay. At kung ikaw naman ay maglalabis ng kanyang interpretasyon, ay dadagdagan ka rin ng mga salot ang iyong buhay. Kaya dapat merong accuracy o accurate lamang ang sasalitain at i-interpret mo. At yung interpretation nga pong iyan ay base lamang sa hango ng biblical theology. So, pagka sinabi po nating biblical theology, what the intent says, what the author says, and what the writer says. Kung anong sinalita ng mga writer at ng mga talata, yan lamang po ang i-interpret natin. Dati na po yan merong mga kahulugan. Babasahin lang natin yan sa wikang Hebreo at wikang Griego. So, ulitin po natin, i-emphasis po natin na ito pong mga ilan lamang sa mga katatangian, karakter at pag-uugali o attribute at kalalagayan ng makapangyariang manlilika ay yaon lamang po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Pero hindi rin pwedeng limitahin o limitahan ang kapangyarihan ng Diyos na manlilika. Bakit? Kasi marami po siyang pag-uugali o karakter. Depende sa ganang kanyang kaluwalhatian at depende sa ganang kanyang kumbaga kagustuhan. So, dito ay unahin na natin itong tinatawag nating self-existence o walang hanggang pag-iral ng makapangyariang Diyos. Uulitin po natin, ang danger po nito kapag ka inilagay mo sa iisang kahon ang kapangyarihan ng Diyos, eh kumbaga ay yun po ang mga delikadong interpretasyon. So wag po nating gawin o pilitin na ikahon ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos at pilit nating ilagay sa ganang ating sarili lamang interpretasyon. Kundi bagkos ay kailangan din pong sumunod sa tinatawag nating biblical standard o biblical theology. So kung ano sinabi po ng teksto naratibo, yaon lamang ang interpretation noon. So anumang bagay, anumang kataga, anumang salita, anumang pananalita na wala dito sa sura masuretiko ay hindi po pinahihintulutan ng interpretasyon ng biblical theology. So ulitin po natin, ha, pag sinabi nating biblical theology, what the author says, what the writer says, what the intent says o yung intended meaning ng tinatawag nating sura masoretiko o banal na kasulatan. So, dapat alamin ng isang taong tigapagsuri ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos upang hindi po siya malito sa mga binabasa niyang kumbaga ay mga kwento na hango sa banal na kasulatan. Sapagkat kung hindi niya aaralin ang tinatawag nating attribute and character ng makapangyariang Diyos, eh malalagay sa alanganin ang kanyang pagkaunawa hinggil dito sa sinasabi ng mga salita ng Diyos. Bakit? Isang halimbawa po nito ay may maraming mga tao nagpakadalubasa sa larangan ng pag-interpret ng banal na kasulatan. Pero kung tatanungin mo, lalong-lalo na sa mga halimbawa ay born again Christian, ay meron po silang sariling facts na pinaniniwalaan, which is ang ilan dito, hindi ko nilalata, ang ilan dito ay taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan o sura masoretiko, sapagkat ang mga mananampalataya o ang ilan sa mga mananampalataya, kapag ka tinanong mo kung siya ba ay ligtas na o hindi pa ligtas, abay sa may sasagot, hindi sigurado ang kanyang kaligtasan o nabubura pa yung tinatawag niyang kaligtasan. So, ibig sabihin ito, kung bibigyan natin ng malawak na lohika ng katanungan, halimbawa kung ibabalik mo ang katanungan, sa gayoy pinaniwalaan niya na hindi pa siya ligtas, eh, parang hindi sigurado ang Diyos na kung sino ang ililigtas niyang kaluluwa eh. Sapagkat siya mismo sa ganang kanyang patotoo, eh, ayon sa kanya, eh, hindi pa siya ligtas. Delikado po yun, yung mga ganong interpretation. At meron din pong
interpretation na sa gawa na liligtas ang tao. Naku, napakadelikado rin yan. Bakit ikaan niya? Tingnan nyo ha, ang kumbaga, kung inyong aaralin ang lawak ng perspektibong pananaw ng banal na kasulatan from Old Testament to New Testament, ang unang umalis ay ang tao. Ang unang sumuway ay ang tao. At ang unang lumihis sa panukala o magandang plano ng makapangyarihang Diyos ay ang tao. Actually, sa halaman ng Eden ng pinapagkasala ang tao ay gumawa pa ng kaparaanan ang makapangyarihang Diyos. Bakit? Kasi nga hinanap sila ng makapangyarihang Diyos nung magkasala na si Adan at Eva. Ang unang tanong ng makapangyarihang Diyos, nasaan ka, Adan? Ang ibig sabihin po ng nasaan, hindi nangangahulugan na hindi alam ng Diyos kung kaya hinanap niya si Adan. Ang ibig sabihin po sa wikang Ebreyo na mga katagang ginamit doon, ay ibig sabihin nito ay ang kasalanan ang siyang nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao. So kaya nung gumamit, nasaan ka, Adan? Sapagkat nalagyan na po ng harang, ang relasyon ay naputol na sa pagitan ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan, dahilan sa pagsuway, gayon may nagtanong ang Diyos. Ang sabi niya, nasaan ka, Adan? O, ibig sabihin nito, nagkasala na at nakapasok na ang kasalanan sa sanlibutan. Nang inanap ng makapangyarihang Diyos si Adan, ang sagot kaagad ni Adan, ang babaeng ibinigay mo. Tingnan mo, hindi siya sumagot ng direkta kung saang espesipikasyon o kung saang lugar siya naroon. Kundi bagkus, nanisip pa siya at itinuro niya ang babae. At kumbaga parang pinapalabas niya, kung hindi mo kuan niya binigyan ng babae, ay hindi magkakasala ang Adan. So sa mga tuwid, escape siya at itinuro niya si Eva at ang makapangyarihang Diyos. Sabi niya, ang babaeng ibinigay mo, kahit ang tanong ay nasaan ka, Adan? So kaya nga po may marami pong mga tao kapag ka tinatanong natin sa kasalukuyan ay hindi po sumasagot ng direkta doon sa tanong. Kasi nga po ay biblical perspective, ang mga una nating mga magulang, ang mga una nating mga ninuno, unbiblical na ang sagot eh. Hindi na nga diretsa o hindi diretso ang kanyang pagsagot sa makapangyarihang manlilika o makapangyarihang Diyos. Dahil nung hinanap siya ng makapangyarihang Diyos, nasaan ka, Adan? Hindi siya sumagot na, ay Panginoon, nandito ako sa halaman ng gabi. Ay nandito ako sa ilalim ng mangga. O di kaya nandito ako nauupo sa ilalim ng santol, nagpapahinga. Hindi ganun ang sinabi niya, hindi explicit o hindi specific ang kanyang pagsakot. Kundi manapay, dahil siya ay nagkasala na, itinuro niya pa ang kanyang asawa. At siya, sa ganang kanyang sarili, escape po siya. So pansinin po natin sa mga realidad. Halimbawa, may nagkakasala o gumawa ng mali. Hindi naman talaga yan aamin ng derechahan eh. Mag-aalibay yan. O di kaya, magtuturo yan ng kung sino ang kanyang naising ituro. Dahil nga, biblical perspective, mga anak ng pagsuway, ang kumbaga ang mga sinauna nating mga magulang, kaya naman kung kaya ay na-adapt yan ng karamihan. So, sa mga tuwid, nang hinanap siya na makapangyarihang Diyos, nang itinuro si Eva, tinanong naman ng Diyos si Eva. At kalaunan, ang sagot ni Eva, ang ahas nga ay lalong tuso. Ang lalayo ng sagot nitong ni Adan at nitong ni Eva. Kumbaga, nagturo-turuan na sila, kaya uso yung turo-turo noong una pa lang. Pansinin natin, sa realidad, turo ng turo. Kapag ka nagkasala, ituturo si ganoon, ituturo si ganyan. Dahil nga, biblical perspective yan, nagtuturo-turuan. So, nang tinanong ng Diyos si Adan, itinuro niya si Eva. At nang tanungin si Eva, itinuro niya ang ahas. E mukhang yung ahas, wala nang maituro. Alam, maituro niya ang Diyos. O, kung kaya, ang nangyari doon ay isa-isa silang pinarusahan na makapangyarihang manlilikha sa lahat.
Sa gayoy, ipinataw sa kanila ang nasabing kaparusahan depende doon sa kanilang ginawa. Subalit kung ating punglalaliman ang pagtalakay, hindi lang sila basta pinarusahan ang makapangyarihang Diyos o makapangyarihang manlilika, kundi bagkus gumawa pa ng kaparaanan na makapangyarihang Diyos na upang ariing ganap ang tao sa paningin na makapangyarihang Diyos ay kanya pangyang inalay ang kanyang nag-iisang anak. Sino yon? Yun nga si Kristo. Kaya nga tinawag nating monogenes Diyos o nag-iisang anak ng Diyos sapagkat isa lamang ang ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. At nang sinabi po doon sa aklat ng Henesis, yung dudurog sa ulo at dudurog sa sakong mong iyan ay may kinalaman po yan sa takdang kapanahunan o sa eternal judgment ng makapangyarihang Diyos. So, ang sabi doon sa wikang Ebreo ay Ashit beba bene ka iso be sarga saraya shope karos te shope no akib. Meaning, ang pagdating ng takdang kapanahunan ay magwawakas ang kasalanan at si Satanas, sampu ng kanyang mga one-third ng anghel. Yun po yung nilalaman ng teksto, naratibo o konteksto. So, sa mga tuwid, ang nangyari po dyan, nung pinarusahan na po si Adan, si Eva, pati ang ahas, nagkaroon na po ng tinatawag nating covenant. Ang covenant o yung tinatawag nating agreement, ito nga po ay isinuko niya ang kanyang nag-iisang anak na si Kristo. So si Kristo, nang siya ay nagkatawang tao, nang siya ay pumunta rito sa lupa, hindi po basta yon na tinawag nating taong tao. Ang sinabi roon ay nagkatawang tao. Pag sinabi nating nagkatawang tao ay may dati pong kalikasan, may dating kalalagayan. Sapagkat hindi nga rin po uubra o hindi po magkakatawang tao ang Kristo kung wala pong purpose o wala pong layunin dito siya sa mundo. Dahil nga, ayon sa banal na kasulatan, kaya lang pala nagkatawang tao ang Kristo, ang anak ng Diyos, ay sapagkat para iligtas ang makasalanan. May igi pa natin ay basahin ang sinasabi rito sa banal na kasulatan sa unang Timoteo chapter 1, ang talata ay nasa 15. So, ang sabi rito ay tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. Sa makatuwid, kaya lang pumarito ang Kristo sa sandaigdigan sapagkat may purpose o layunin. At ang layuning iyon ay upang iligtas ang makasalanan. Kasi nga po ay sa mata ng Diyos ay nagmukhang makasalanan na ang tao sa kanyang harapan. At lahat dapat ay nasa kaparusahang kamatayan. Lahat ng tao. Subalit dahil sa pag-ibig nga ng Diyos ay kanyang inialay ang kanyang nag-iisang anak patungo doon upang magbigay buhay para sa mga makasalanan, ngayon may ipinako nga siya sa krus upang madugtong ang relasyong naputol sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sulitin po natin, ha, kapag may nagsasabi na siya ay matuwid, siya ay perpekto, abay walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo para sa kanya. Kasi nga ang ililigtas lang niya ang makasalanan. Kapag ang tao ay umaamin sa mga nagawa niyang pagkakamali o pagkakasala, nagiging makabuluhan si ang pagkamatay ni Kristo para sa kanya. Subalit kung ang tao sasabihin niya ay nasunod ko ng mga utos na iyan, abay lahat yan kaya kong sundin. Abay hambog po iyon at nagpapakalulun po siya sa ganang kanyang sariling kapalaluan. Dahil unang-una ay walang taong nakasunod sa pamantayan o utos ng makapangyarihang Diyos. Kaya nga kasi nagkatawang tao ang Kristo sapagkat hindi nga kaya ng tao Kaya ang Kristo po ay inutusan na makapangyarihang Ama upang magkatawang tao na do'y tutubos sa buong sanlibutan. So, ganun po yan.
So, dito ay ipinaliwanag din ng banal na kasulatan from the perspective of biblical theology na kapag sinabi natin Theos, ang sabi po ron sa lexicon dictionary ay, kung hindi ako magkakamali, medyo hindi pa ako limot sa aking alaala. Ang sabi doon ay, Theos, the essential uses of the name of God. So, ganun po yung isinasaad doon. At pag sinabi po natin Theos, automatiko, ito po ay gamit lamang tungkol sa attribute at katatangian ng tunay na manlilika ng lahat ng bagay. At kapag sinabi naman nating Lord sa wikang Griego ay Kyrios. So magkaiba po yung Diyos sa Lord. Kasi nga, kung baga ay si Abraham tinawag ng Panginoon ni Sarai. So ito pong Lord na tinatawag o Panginoon ay pwede pong ikabit sa tinatawag natin kumbaga ay character and behavioral appearance o pag-uugali kung ano ang posisyon ng tao. So pwede po yan ikabit doon yung katagang Lord. Kasi nga si Amang Abraham ay tinawag na Panginoon ni Sarai. Pero pag sinabi mong Theos, automatiko ang pinag-uukulan at ang kumbaga tinutukoy lang ng mga talata ay patungkol lamang sa makapangyariang manlilikha sa lahat. Sino yon yung makapangyariang manlilikha sa lahat? Iisa lamang yon ang may akda ng lahat na mga bagay na makapangyarihan sa lahat. So, pag sinabi po nating Pater, o sabihin na nating Theos Pater, ang tawag po dyan basically sa biblical standard o biblical theology ay ang katumbas ng salitang iyan ay ama o father sa wikang Ingles. Ito po ang sabi po ron sa lexicon dictionary ay the Greek form or the Greek term for God. So kapag ka, gumagamit tayo ng katagang pater, ang katumbas ng kataga na nais niyang ipaiwatig sa teksto naratibo ay ang ama na makapangyarihan sa lahat. So, sa wikang Ebreo, ang tawag po dyan ay pater din, pater. At sa wikang Aramaiko, ang tawag naman dyan ay Aba. So, sa mga tuwid, ang mga pangalan na binabanggit natin ay naka-abbreviate lamang doon sa Ama. At ito ay matatagpuan natin sa Marcos 14, versikulo 36, Romans 8, versikulo 15, at sa Galacia 4, versikulo 6. So, ang mga kataga na ang tinutukoy ay makapangyariang Ama. So, kapag sinabi naman natin sa wikang Greek, o kapag narinig po natin sa wikang Griego ang katagang nonos, ito ay pumapatungkol, literally means, doon sa pagkilos ng makapangyariang Ama. Eventually, doon sa Old Testament. So, ganun din yung tinutukoy din po nating terminolohiya ng napakaraming sekta o relihiyon, bumabanggit po sila ng term na kung saan ay binabanggit nila ang katagang Trinity o Trinidad de Santissima. So ito po ay, kumbaga ay anthropomorphism lamang o tinatawag natin using human language to describe God. Yan po ang anthropomorphism. Ibig sabihin, gumamit po sila ng Trinity o term nila para ipaliwanag lang yung Ama, Anak at Santong Espiritu ay iisa sa pagka-Diyos. Subalit kung literal naman po ang tatanungin ay there is no profound in Trinity in the Bible. Trinity in the Bible is not profound in the original manuscript. So yun po yung laging tinatandaan ng mga theologian. So ulitin po natin, Trinity in the Bible is not profound in the original manuscript. Dashalak radon adoni. So hindi po yan binabanggit doon dahil ang mga binabanggit lang sa banal na kasulatan o sola masoretiko at sa sura scriptura ay ikad at iyakin.
at yung tinatawag nating Yod-Heh Wo-Heh o Tetragrammaton sa wikang Griego, ang Ama, Anak at Santong Espiritu. Kasi nga, ulitin natin, hindi po natin pwedeng sabihin tatlo ang Diyos sapagkat lalabas, kulto ka. Iisang Diyos, subalit may tatlong kapahayagan. Sa alin nagpahayag ang makapangyariang Diyos? Sa Ama, Anak at Santong Espiritu. So, ganun po yun. Ang dapat pakatandaan ng isang tigapagsuri, unang-una ay dapat hindi niya inilalagay sa kahon ang kapangyarihan ng maluwalhating Diyos upang kanya pong matarok at maunawaan ang ibig ipaiwatig ng writer o ng sumulat ng banal na kasulatan. So kasi nga kapag ka masyado tayong mga lumalabas tayo sa interpretation, kumbaga human reasoning na lang yun. Dahil nga pinaka pangunahing dapat maging motto ng isang tigapagsuri ay, if the scripture is silent, do not interpret above the scripture. Huwag po tayong higit sa mga bagay na nasusulat, kundi kung ano lamang ang nilalaman ng teksto naratibo, yaon lamang ang sasalitain at sasabihin natin. Upang hindi po tayo lumabis sa interpretasyon, sapagkat napakasama po ng parusa na igagawad at ipapataw sa tao na makapangyariang manlilika o na makapangyariang Diyos. Kung tayo po ay sumobra o lumabis sa interpretasyon, ay dadagdagan ng Panginoong Diyos ng salot ang ating buhay. At kung magkulang naman ang ating mga sinasalita at sinasabi, ay pagkukulangin ng Diyos ang iyong karapatan o aalisin ang karapatan mong kumain ng bunga ng punong kahoy sa aklat, sa halaman ng Eden. So ganun po yun. Kaya dapat accurate lamang ang sinasabi o itinuturo ng sino mang pinuno ng bawat relihiyon o pangkating pangkating panrelihiyon o usaping pangkabanalan sa nasabing pang-eklesiastikal. So accurate lamang ang dapat natin mapulot na aral. So pagka sinabi rin natin tinatawag nating yakid sa wikang Ebreo, at kung pinag-uusapan din natin ang katagang ikag, otomatiko pag ang yakid ang sinasalita, ang rule ng function ng Hebraic rule of grammar, pag sinabi mong yakid, otomatiko ay ikinakabit lang sa kung ang pinag-uusapan ay tao. Puro yakid po yun. Dahil kapag kanto, kung ang pinag-uusapan ay makapangyarihang manlilika sa lahat, automatic ay ang binabanggit doon ay ikad. Halimbawa, kung isasalin ko po ang Genesis 3.15 sa wikang Hebreo, ang sabi ron sa wikang Hebreo ay Ashit beba beine ka isaw be saraga saray yeshope karos tesyopeno akid ikad. Ang lahat po ng kataga o numerical value ay may katumbas na kahulugan at pinag-uukulan at pinatutungkulan. Pag gumamit po siya ng katagang ikad, automatiko, it is refers to the sovereign God. So ulitin po natin, kapag ka gumamit po siya ng katagang ikad, it is refers to the sovereign God. Yun pong maluwalhating makapangyariang nag-iisang Diyos, ito lamang ang pinag-uukulan ng teksto naratibo. Subalit kung gagamit po ng katagang yakid, automatiko lahat po ng mga individual na may buhay, lalong higit ang kanyang mga propeta, ang tawag po doon ay yakid. Halimbawa si Saul, halimbawa si Isaiah, si Jeremiah, at marami pang mga ibang mga propeta at mga apostol at mga lingkod ng Diyos o ebanghelista na ang nakadugtong o nakakabit sa wikang Ebreo at Griego ay ang katagang yakid. So madali po nating mapapagkilalan base sa konteksto o tawag dito yung tinatawag nating interlinear Hebrew and interlinear Greek. So dapat lang natin isaalang-alang na dapat ang lahat ng tigapakinig ay maging aware doon sa pinag-uukulan ng teksto naratibo upang hindi po siya mailigaw nino man. At mas malaking advantage kung nakakabasa kayo ng Ebreo, Aramaico at Griego.
Dahil ando doon na nga po yung pinaka-original meaning o intended meaning ng sinasabi ng writer o author ng banal na kasulatan. So, ganun po yun. So, ang sumunod dito, ang sabi riyan na kumbaga ang Kristo na nagkatawang tao, ayun nga yung sinasabi natin kanina, na ang dati niyang kalikasan ay Diyos. At kung hindi naman nagkasala ang tao, ay mananatili siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dangan nga lamang ay nagkaroon na nga po ng agreement na tinatawag at para ariing ganap, lalupang ariing ganap ang tao sa paningin ng makapangyarihang Diyos. Kaya inialay nga niya yung tinatawag na kanyang nag-iisang anak na si Kristo. At nung dumating na nga po ang kapanahon ng pagkakatawang tao ng Kristo ayon sa aklat ng Ebreo, Gis, versikulo 5, sabi roon ay, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain na tandog ay di ko ibig, ngunit isang katawan ang sa aki inihanda mo. So, yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ulitin po natin na ayon po sa aklat ng Ebreo, sulat po ito ni Apostol Pablo, ay ang sabi po rito sa talatang 5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at tandog ay di mo ibig, ngunit isang katawan ang sa aki inihanda mo. So, sa makatuwid, ang Diyos na makapangyarihang Ama ay naganda ng kalalagayang katawan ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang nag-iisang bugtong na anak, naganda siya ng isang katawan at sapagkat tao ang kanyang ililigtas, e automatic ay nagkatawang tao ang Kristo. Sabi doon, kung ating ipapagpatuloy ay hain at andog ay di mo ibig, ngunit isang katawan ang sa aki inihanda nyo. So bakit sinalita ng makapangyarihang Diyos na hain at tandog ay hindi mo ibig? Dahil nga ang sakripisyo ng paghahain at paghahandog, otomatiko kailangan ay patayin upang ariing ganap ang tao doon sa kaluwalhatian o sa mata ng Diyos. Kailangan ng pagpatay. Kaya nga po, kung pag-aaralan po natin yung tinatawag nating holy place and most holy place, ay may ginagawa pong pag-aalay doon. Halimbawa, yung holy place, yung banal na dako, araw-araw kasi mayroong sacrificial na ginaganap doon. Eh. Kumbaga, pag-aalay araw-araw ng hinaing alam, kumbaga hinaing mga tupa na sa ikababanal at ikaluluwalati daw di umano ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan. So, daily sacrifices yon. Yung yearly sacrifices naman, once na maganap sa loob ng isang taon, isang beses lang po yan nagaganap sa kultura ng